Amen. Purihin po ang Panginoon. Ako po ang na-assign ni Pastor Felix na magdala ng maikling mensahe sa inyo sa oras na ito. Inihingal pa. Alam nyo, ang paglilingkod po wala sa edad. Wala po sa edad yun. Kay bata pa kayo, kay may edad na kayo, yung availability ninyo. Available ba kayo sa Panginoon? Yung bang oras nyo na ibibigay nyo sa Panginoon? At yung kapakumbabaan, number one po yan sa harap ng Panginoon. Dapat po maging mapagpakumbaba tayo. Hindi po tayo dapat magmataas. Kasi sabi nga ng the more you humble yourself before the Lord, the more He will lift you up. Diba? Pero kapag nagmamayabang ka, Lord, graduate ako ng ganito, may degree ako, Lord, gagamitin ka ba ng Lord? Hindi. Kasi mayabang ka. Ayaw ng Panginoon ang mayabang. Sabi nga, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Aminin natin, wala tayong magagawa kung wala sa atin ang Panginoon. Kaya, sa akin po, pag na-assign po ako ni Sister Letty, every time po, hindi na po niya kailangang ahead na isabihin sa akin, o, Pastore, ikaw ang opening, offering. Nakahanda po ako any time of the week, any time, sabihan ako kung anong gagawin ko. Kaya purihin po ang Panginoon na yung matatanda dyan. hindi tayo matanda. Wala pong matanda sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi po si Moses, madalas kong sabihin, Lord, di ba si Moses, 40 years na trained sa Egypt as prince of Egypt. Magiging future siya na Pharaoh. Pero nakapatay siya. Natakot siya doon sa Pharaoh kasi papatayin din siya. Kaya tumakas siya. Napunta siya doon sa Midian. For 40 years, naging shepherd siya. Nag-alaga ng tupa nung kanyang naging biyanan, si Jethro. Kasi napangasawa niya yung anak na panganay ni Jethro. So, 80 years nang tawagin siya ng Panginoon para ilabas ang bansang Israel sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Ilang taon siyang ginamit? 40 years. Kaya 120. Hindi po nang hina si Moses. Hindi po nang labo yung mata niya. Kung paano siya tinawag, ganoon din kalakas si Moses. Kaya, kayo, pwede kayong maglingkod sa Panginoon. Paggamit kayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, magsitayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon na ating pong babasahin. Ito po ay matatagpuan natin sa Mateo Kapitulo 28, talatang 6. Sabi po dito sa Magandang Balita, Biblia, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halik kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Sa Full Life Study Bible, sabi dito, Matthew 28 verse 6, He is not here, He has risen, just as He said. Come and see the place where He lay. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay umuko. O dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at dinadakila ka namin sa iyong banal na salita na ayon pong binasa at pagbubulay-bulayan. Tulungan mo po, Ama, ang iyong lingkod na maibahayag ko ng malinaw ang iyong banal na salita, ang mensaheng nais mong iparating sa aming lahat na naririto. Pangunahan mo kami, o banal na Espiritu, sa aming pong pag-aaral na yung banal na salita. Ikaw po ang manguna sa aking Panginoon. Ikaw ang magsalita at ikaw po ang mapuri, maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ama, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The resurrections of the Lord Jesus is one of the central truths of the gospel.
ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay isang patotoo buhat sa mabuting balita ang Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Ito po ang sinasabi sa 1 Korinto, Kapitulo 15, talatang 1 at 2. At sabi dito, at ngayon, ipinaaalaala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, iyan ang Ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. May tanong po ako dito. What is the importance of Christ's resurrection to us believers? Ano po ba ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa ating mga mananampalataya? Meron po ba kayong alam? Ano po ba ang kahalagahan, the importance of Christ's resurrection to us believers? May 8 po akong kahalagahan na aking ibabahagi sa inyo na may kaugnayan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Walo po yun. Isa-isa ko na lang po itong ipapaliwanag. Number 1, it proves He is the Son of God. Si Hesus ang anak ng Diyos. Amen po ba? Sa Juan Kapitulo 1, talatang 34, ito po ang pangyayari nung bautismohan ni Juan, ang Panginoong Hesus. Nung matapos siyang bautismohan, may yung banal na espiritu sa anyo ng kalapate, bumaba sa balikat ng Panginoon. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Patotoo po yun ni Juan. Ito naman po si Nathaniel. Nung hanapin siya ni Felipe, sabi niya, natagpuan namin si Jesus na Nazareno. Ang sabi ni Nathaniel, Nazaret? Meron bang mabuting magmumula sa Nazaret? Kasi pagka Nazaret, parang mababa ang pagtingin ng mga tao doon. Kaya sabi ni ng Panginoong Hesus, ito ang isang Israelita na walang daya sa kanya. Kasi sabi niya, Nazaret? Ano ang mabuting magmumula sa Nazaret? Kaya sabi niya, sabi ng Panginoong Hesus, nung makita niya si Nathaniel, nga sinabi niya, walang daya. Ang tanong naman ni Nathaniel, paano mo ko nakilala? Sabi niya. Sabi ni Hesus, nakita kita nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nang tawagin ka ni Felipe. Sabi ni Nathaniel, Rabbi, or guro, kayo ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Yun ang patotoo niya. Hari ng Israel at anak ng Diyos. At yung nga mula sa Matthew Kapitulo 3, talatang 17, yung isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito po yung tinig ng Diyos Ama na nasa langit, na nagpapatunay na si Jesus ang kanyang anak. Sa Matthew 14, talatang 33, sumakay sa bangka ang Panginoon, natutulog siya doon sa likod ng bangka, may biglang bumugso na bagyo, di ba natakot yung mga alagad? Kasi lulubog sila dahil napuno na ng tubig yung bangka. Kaya ang ginawa nila, ginising ang Panginoon. Ang sabi, Panginoon, wala bang halaga sa'yo kung kami man ay mapahamak?
So ang Panginoong Jesus, bumangon, sinaway yung mga alon, yung hangin, sabi ng mga nasa bangka, at sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So, sa Matthew 16:16, tinanong naman ni Jesus yung kanyang mga alagad, anong sabi ng mga tao kung sino ako? Ang sabi nila, kayo ang isa sa mga propeta, kayo si Juan Bautista, at kayo si Elias. Ano naman ang sabi nyo kung sino ako? Tanong niya sa kanyang mga alagad. Ang sabi ni Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa Matthew Kapitulo 27, talatang 54, ito yung mga sundalo na nagpako kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo nung siya ay mamatay. Diba, yung tabing na hapak mula sa taas hanggang sa baba. Kumbaga nakita na yung Holy of Holies. So wala nang hindrance makakalapit na tayo sa Diyos. Dahil sa tabing na yun, naalis na. Sabi nila, tunay na ito'y anak ng Diyos. Naniwala sila, nanalig sila na si Jesus ang anak ng Diyos dahil dun sa mga nakita nilang mga himala. Amen. Number two. Number two, it guarantees the efficacy, ability of His redemptive death. Sa Roma 6:4, sabi dito, sa makatuwid tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung payo ay datnan niyang buhay, hindi na tayo mamamatay. Bibigyan na lang niya tayo ng bagong buhay. Bibigyan na lang niya tayo ng bagong katawan, katawang panlangit, at dadalhin tayo ng banal na espiritu doon sa alapaap na kung saan naghihintay ang Panginoon. Sa Isaiah 25, talatang 8, sabi dito, lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ni Yahweh ang luha ng lahat, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Papawiin, wala nang luha, wala nang anumang hinagpis, lahat aalisin na ng Panginoon. Number three, it verifies the truth of scriptures. Pinatototohanan ng banal na espiritu ang lahat ng kasulatan. Sabi dito sa Lucas 24:44, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa aklat ng propeta at ng mga awit. So yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, hindi po nagkakabula yun, hindi po na nagsisinungaling ang Panginoon. Lahat po ng sinasabi niya ay pawang katotohanan. At sa Lucas Kapitulo 18, talatang 33, ipagkakanulo siya sa mga hintil. Tutuyain, dudustain, hahagupitin at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Totoo po yun. Ang Panginoong Jesus natin ay namatay, inilibing, at noong ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Tayo po kahit mamatay, ang Kristiyano po, dalawang beses lang po, isang beses silang mamamatay. Spiritual, physical, pero spiritual po hindi tayo mamatay. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa ating pong pananalig at pananampalataya sa ating tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus. Sa Lucas 24:34, muli ngang nabuhay ang Panginoon at siya ay napakita kay Simon Pedro. Hindi lang po kay Simon Pedro napakita ang Panginoon. Doon sa dalawang naglalakad, doon sa Emmaus, di ba? Tapos marami pa siyang pinagpakitaan nung siya ay muling nabuhay. Pinatototohanan niya na merong muling pagkabuhay. Siya nga ay muling nabuhay.
Wala po kasi akong, ano ba ang tawag doon? Yung laptop. Hindi ako marunong. Kaya puro sulat-sulat na lang ang ginagawa ko. At pang-apat po, sabi dito, it is proof of the future judgment of the wicked. So lahat po ng masasama ay merong parusa. Hindi po sila makaliligtas. Lahat sila parurusahan ng Panginoon. Sa Gawa labing talatang 17 sa Gawa kapitulo 17 talatang 30, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Iniuutos niya na magsisi sila sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. Meron pong araw na huhukuman ng Diyos ang lahat ng masasama. Sa Kawikaan, Kapitulo 11, Talatang 20, ang isip ng masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam at siya ay di makaliligtas. Totoo po yun. Lahat ng masama, lahat ng hindi nanalig sa Panginoong Jesus, may panahon na sila po ay parurusahan. Sa Kawikaan, Kapitulo 11, Talatang 5, mabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan at siya ay bilanggo ng masamang nasa niya. So, masamang nasa ng sanlibutan, hindi po yung maalis sa kanya dahil wala po siyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya puro kasamaan ang kanyang ginagawa. Sa Awit, 155, iyang mga masamay tiyak na di maliligtas dahilan sa kautusang di nila ginaganap. May inuutos po ang Panginoon. Subalit lahat po ng masama, hindi po yung pinakikinggan, hindi ginaganap sa kanilang mga buhay. Sa Awit 7, talatang 11, ikaw ang Diyos na matuwid, hukom na matapat, handang magparusa sa sino mang gaway linsad. Talagang mayroong pamparusang nakalaan sa mga masasama. Sabi nga kung sila man po ay nagtatagumpay ngayon, huwag po tayong mainggit dahil may panahon po na ang Panginoon ang maniningil sa kanila. Hindi po sila makaliligtas sa Panginoon. At number 5, it is the foundation of Christ's gift of the Holy Spirit. Banal na Espiritu ang pinangako ng Panginoon sa atin. Sa Juan Kapitulo 14, talatang 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Ito po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagdating sa atin, di ba? Sabi sa Gawa 1:8, tatanggapin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at tayo ay magiging saksi. Magiging saksi tayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat ng mga mananampalataya. Sa Juan Kapitulo 20, talatang 22, pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, yung patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, kung paano kayo nagpatawad dito sa lupa, ganun din magpapatawad doon sa langit. Sa Joel, Kapitulo 2, talatang 28, pagkatapos nito, ito ang sabi ng Panginoon, ha? Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao, isasaysay ng inyong mga anak ang aking salita, sari-sari ang mapapanaginip ng matandang lalaki,
makakakita ng pangitain ng inyong mga kabataang lalaki at sa panahong yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu pati sa mga alipin, lalaki at babae. Amen. Purihin ng Panginoon. Napakasarap tumanggap ng banal na espiritu. Sa Jeremias, Kapitulo 4, Talatang 6, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Sabi, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Amen. So, hindi po natin pwedeng ipagmalaki yung kaalaman natin, karunungan natin, hindi po. Lahat ng yan mawawala ng bisa. Ang pinakamahalaga, yung kapangyarihan ng banal na espiritu ang patuloy na suma sa atin. Magbibigay sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan, kapangyarihan, para makatayo dito. Yun. Sabi, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. At pang-anim, Jesus' heavenly ministry of intercession of the believers. Siya ang ating saserdote. Sabi sa Hebreo, Kapitulo 7, Talatang 23, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat sila'y namamatay at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Di ba, nung lumang tipan, maraming saserdote ang nagpapatuloy, naglilingkod, subalit hindi sila nakapagpapatuloy dahil sila po ay namamatay. Kaya po, pag namatay, meron na naman pong iihahalan na saserdote. Pag namatay, ganun po, pag namamatay, may pinapalit. Sa Hebreo, Kapitulo 7, Talatang 24, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Nung muling mabuhay ang Panginoon, hindi na po siya namatay. Naging saserdote natin siya. Hanggang ngayon, siya pa rin po ang ating saserdote. Siya ang namamagitan sa atin sa Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 25, Hebreo Kapitulo 7, Talatang 25 at saka 26. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y buhay magpakailanman. So pwede tayong lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. At siya po ang mananalangin sa atin para sa Ama. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan, siya'y banal at walang kapintasan. Sa lahat po ng nabuhay dito sa daigdig, siya lamang po ang nabuhay na hindi nagkasala. Lahat nagkamali, nagkasala. Di ba? Si Jesus lamang ang nabuhay dito po sa lupa na hindi nagkasala. Tinukso, subalit hindi po nagkasala. At number 7, sabi po dito, it assures believers of their future heavenly inheritance. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, Talatang 3, sabi po dito, purihin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtin natin ang isang kayamanang walang kapintasan, hindi masisira at di kukupas. Iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Purihin ang Panginoon sa pangakong yan. Napakasarap. Namnamin ang mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, Talatang 18, ang sabi ni Timothy, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Panginoon.
Sino ba ang nagliligtas sa atin? Sa mga pagsubok, sa mga problema. Walang iba kundi ang Panginoon. Diba? Sa lahat. Ano mang hirap ang ating pagdaanan, andyan ang Panginoon na nakahandang tumulong sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sa 1 Korinto Kapitulo 5, talatang 1, ang sabi po dito, talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Sino po ang gumawa nun? Ang Panginoong Jesus. Di po ba siya ay pupunta doon sa iahanda niya yung ating kalalagyan? At kapag nakapaghanda na siya ng ating kalalagyan, siya ay muling babalik. At tayo ay kanyang kukunin upang kung saan siya naroon, tayo naman ay dumoon. Sa Juan Kapitulo 14, ayun, ito po yun. Dos, tres, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitiran. Kapag naipaghanda na kayo ng matitiran, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Nasaan ba ang Panginoon ngayon? Nasa langit. Meron siyang iniyahandang isang lugar para sa ating lahat. Na kung sa kanyang muling pagbabalik, yung mga nangamatay, una niyang babangunin at tayo na naririto ay hindi na mamamatay sa kalooban ng Panginoon. Sasama na lang niya tayo doon sa kahariang kanyang inihanda. Doon sa paraisong inihanda niya para sa bawat siya sa atin. Meron mo akong nakausap. Doon daw sa bahay ng ama maraming tahanan, di ba yung sabi ng Panginoong Jesus? Bawat isa daw po sa atin ay may inihandang lugar. Doon sa paraisong inihanda ng Panginoon. Meron tayong lugar na paglalagyan. Kaya huwag po kayo mag-alala. Basta maglingkod lang tayo sa Panginoon, ano man po mangyari sa ating buhay. Hindi po sayang ang paglilingkod natin. Hindi sayang. At panghuli, ito, tatapos na tayo, maaga pa. Hindi magugutom ang kapatid na Charlie. Sabi ko sa 8, it makes available the presence of Christ, His power, overseen in our everyday experience. Sa Galatia Kapitulo 2, talatang 20, sinasabi po dito, si Pablo po ang nagsasalita dito, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, habang nabubuhay pa tayo dito sa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Yun. Diba, napakaganda. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Yun po ang patotoo ni Pablo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Totoo po ba yun? Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Si Jesus na ang nabubuhay sa atin. Kung ano ang kalooban ni Jesus, yun po ang ating ginaganap, di ba? Napakasarap mabuhay para sa Panginoon. Napakasarap maglingkod. Hindi po tayo lugi. Hindi po tayo lugi kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon. Wala pong sayang. Doon po sa mga binibigay natin, wala pong sayang. Wala pong lugi sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Maliit, malaki. Maliit, malaking paglilingkod, may reward po yan sa Panginoon. Sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 1, sabi dito, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay
na nakaugnay sa Panginoon. Paano tayo magiging matatag? Sumunod. Pagsunod. Di po ba? Lahat ng iniuutos sa atin ng Panginoon, ano po ang pinakamabuting gagawin? Pagsunod. Susundin natin anuman po yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam natin ito, Pilipos 4, talatang 13. Memory verse. Lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who gives me strength. Lahat makakaya natin. Walang mahirap, walang magaan, walang mabigat. Lahat kaya natin dahil meron tayong Kristo na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin at magawa kung ano man yung kanyang mga iniuutos sa atin. Sa Pilipos 4:6, sabi, huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Do not be anxious about anything. Huwag daw tayong mabalisa. Kasi ang tendency natin, tayong mga tao, kapag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pangangailangan, natataranta na tayo, di po ba? Iniisip natin, sino kaya ang makakatulong sa atin? Sino ang makapagbibigay, makatutulong sa akin? May babayarang ilaw, Meralco, Nawasa. Sino ang tutulong sa akin? Bago tayo mag-isip, bago tayo mabalisa, andyan ang Panginoon. Isang panalangin lang ang layo niya sa atin, di po ba? Isang panalangin lang. Ano man ang problema, ano man ang pangangailangan, tawagan ka agad ang Panginoon. Sabi nga, do not be anxious about anything, but by prayer and petition with thanksgiving, let your request be known to God. And the peace of God will transcend your heart and your mind through Jesus Christ. Masarap pong pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Wala pong pagyayabang. Di ba, inutusan kami ni Pastor na i-recite, i-memorize ang Biblia for 1 month. Pagre-reciting kami ni Pastor nung nadong patay sa kabila. Hindi lang po isa. Matthew 5, 6, 7, 8, and John 1. Yan po ang na-memorize ko. Na hanggang ngayon, lagi kong binabanggit sa Panginoon. Lagi kong nire-recite sa Panginoon para hindi ko po makalimutan. May mga teksto rin po akong ginawa. Ang dami. Kapag nakita ko po yun, John 3:6, alam ko na po kung ano yun. May mga verses po akong inilista. Makita ko lang po yun, nire-recite ko po yun. Ganun po ang sabi. Ilagay nyo sa isip nyo ang salita ng Panginoon para kung dumating man po ang anumang problema, pagsubok, meron po tayong mapagbabalingan. Meron po tayong Diyos na mapapanalanginan. Ito na ho, panghuli na. Sabi dito, English po yun, no? Hindi po ako marunong masyado sa English. Sabi, Jesus died and rose again on the third day. Never died again. Christ's resurrection proves once and for all that there is life after death. Naniniwala ba kayo doon? There is life after death. Amen. Kahit tayo mamatay, tayo ay muling mabubuhay. Tayo lang na mga Kristiyano ang muling bubuhayin. Isasama ng Panginoon doon sa alapaap at dadalhin doon sa paraisong kanyang inihanda. Yun ang pinakamasayang bagay na magaganap. Sabi, death no longer holds terror for us believers
As Christians, our hope is to see our Lord Jesus Christ come again in glory, majesty, and power. Yan ang magaganap sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Jesus. Our hope is to be gathered with all believers of all times, ages, and ethnic groupings to enjoy the glorious presence of our Lord Jesus Christ. God in majestic power raised Him from the dead, and that makes all the difference in the world and in eternity. Lord Jesus, we believe that You died and rose again on the third day. And we as Christians believe that You are Christ, the Son of the living God, the Father. Amen. To God be the glory. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay mananalangin. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka at niluluwalhati ka namin. O Amang banal na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at dinadakila ka namin. Salamat po, Ama, sa iyong banal na salita na akin pong ibinahagi sa iyong mga anak sa sandaling ito. Salamat po sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At nawa, Ama, yung pong kahalagahan na muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus na akin po ibinahagi ay tunay nga pong maramdaman namin na ito po ay totoo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, ng marami. Pinupuri kita. Sinasamba kita at dinadakila kita. Salamat po, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdadakila. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen.